morning. Basta na po kayo. Pag mayroon mo na kayo. Wait ka. Bulat na po. Okay. Ito po ay galing kay Antoinette Porizon de Guzman. Good morning po, Tita Malu. May nagsasabi po sa akin na huwag kayong iboto kasi lalong babahin ang bako dahil sa quarry sa properties niyo po ron. Hindi po ako naniniwala doon. Ito po naman ang aking masasabi. Miss Antoinette, sa totoo lang po, wala po kayong dapat sisihin sa mga quarry permittees. Kasi halos kami po ang napapalalim ng mga kailugan dahil ito po ay silted na. Halos karamihan sa mga ilog natin ay kapantay na ng kalsada. Kaya ang tubig ay humahanap ng lugar kung saan pupunta. Ang pinakamaganda po ay bantayan natin ang ating mga kabundukan. Dahil sa totoo lang po, hindi po kami ang nakakasira, kundi po ang mga illegal na naglalaging sa kabundukan. Mas maganda kasi na madagdagan pa natin ang forest rangers natin sa taas na siyang nag-aalaga ng ating kapaligiran, kalikasan at kabundukan. Kung ako po magiging mayor ng Calapan, wala naman po masyadong bundok dito, pero ako po iaapila sa DENR na masigit po natin pagtingin ang pagbabantay sa kabundukan natin. At may mga forest rangers po tayo, pero hindi po enough. Siguro po mas maganda kung may forest rangers man po, bigyan din po natin ng sapat na kakayahan. Sasakyan, mga pamamaraan sa pagbabantay ng ating kabundukan. Ang bako po ay danger zone na dahil ang kabundukan po natin ay halos nauubos na po ang mga kakahuyan. Kaya po ating DENR nga po para magkaroon po ng replanting ng mga additional trees. Ang kailangan lang nga po pag nagplanting, kailangan pong bantayan, i-monitor kung ito'y lumalago o hindi. Si Tita Malu po ay environmentalist at hindi ko po papabayaan na mawasa ang ating kabundukan. Sudot po ulit, aking bubunutin. Ito po ay galing kay Nigel Eldred Martinez. Tita, paano nyo po or saan nyo po nasimulaan palaguin ang inyong sarili? Paano po kayo naging successful? Ano po ang inyong pinagdaanan ninyong hardship sa buhay? Ayan, Nigel, maganda question ito. Alam mo, Nigel, sa totoo lang, hindi kami mayaman. Ako ay self-supporting student. Nag-aral ako sa Divine Word College of Calapan. Pero nung second year college ako, namatay ang tatay ko at napilitan ako magtrabaho sa ating munisipyo ng Calapan. At dito sa munisipyo, after 1.5 years, nakapagtrabaho naman ulit ako sa UCPB. At dito nagsimula ang pagsasayos ng buhay ko. Nakapagpaaral ako ng 4 na kapatid. At habang ako'y nagtatrabaho sa UCPB, alam mo, napakasipag ko. Nagbebenta ako ng Avon, ng Tupperware, ng Playtex na bra, at kung ano-ano pa, hindi ko ikinahiya kasi marami akong kliyente sa bangko. Habang ako'y nagbibilang ng pera nila, ay di inaalo ko naman sila. At bukod pa doon, nagkaasawa ako. At kami mag-asawa, dito namin binuo sa Calapan ang aming buhay. Nagkaroon kami ng 5 anak at ako ay napapunta. Naging manager ako ng Petron Station, Tapos sa gravel and sand ako. Dito sa pag-gravel and sand, dito nagsimulang lumago ang buhay namin. Pero marami rin kami pinagdaanan. Hindi kasi lahat ng negosyo ay lumalago, kumikita. Marami rin akong negosyo pinasukan. Nag-handicrafts ako. Ako ay nag-apply sa DENR para makapag-supply ng rattan and vines. Pero hindi ako pinala dito. At ang sabi nga, ang buhay ng tao, minsan lang sa ibabaw, minsan lang sa ilalim. Pero nagpatuloy kami, hindi naman kasi dapat subuko. Dapat kahit ikaw'y bumagsak, muli kang tatayo. At yan ang ginawa namin mag-asawa. Hanggang sa matukya namin na dito pala sa sand and gravel, nandito talaga ang aming kapalaran. At dito ko nasimulang palaguin ang aming kabuhayan sa tulong ng aking asawa at aking mga anak. Pero huwag kayong mag-alala, talagang sa buhay, sa pagdinegosyo, kasama ang hardship, hindi ito mawawala. At ang kailangan mo lang, maging fair ka sa mga kasama mo, sa mga transaction mo, sa mga tauhan mo. Kasi habang lumalago ka, kailangan din nag-share ka ng mga blessings mo. At doon, palagay ko, lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoon. At alam nyo, ang advice ko sa mga tao na para maging successful, kailangan maging frugal kayo, thrifty, matipid. Kasi nung nagsisimula pa ako, hindi ako basta-basta gumagastos. Yung pangangailangan nyo lang, ang una nyong gawin, bilihin. Kung hindi nyo
naman masyadong kailangan. Huwag nyo nang bilhin. Ipunin nyo muna ang pera nyo. Idagdag ninyo ang pera nyo sa kung ano man hanap buhay o negosyo na gusto nyong pasukin. At ito'y pagyamanin ninyo. Dahil sa bandang huli, pagkakay successful na, madali nyong bilhin lahat ng gusto nyo. Ang kailangan lang, pagtawag lagi sa Panginoon, ano? Lagi tayong center of our lives ay nasa Diyos. Dahil alam ko, kung wala siya sa tabi ko, wala rin si Pet Malu. Next question. Galing ito kay Nelbert R. Evora. Hello, Tita Malu, or actually, my mayor. Thank you, Nelbert. Bilang isang admin, itatanong ko lang po sana kung may ilalunch din po ba yung SMTC or samahan na mga magtatalok ng kanubing. Salamat po at sana po ay makarating po ito sa inyo. Muli po, maraming salamat. Angad po namin ang inyong tagampay kasama ang taong bayan ang masusunod. SMTC admin. Alam mo, Nelbert, nakita ko yung katatayuan na magtatalok sa kanubing, ano. At alam ko, mahirap dahil wala naman kayong sariling lupa, ano. Nakikitalok lang kayo sa mga bukirin na malalaki ng mga taga-kanubing. Ang sa akin lang, kung paano ko kayo matutulungan kasi, alam mo, hindi habang panahon na kayo ay nagtatalok at marami kayong tatalok yung bukid. Dahil nauuso na ngayon na nandyan na yung mga mechanization, mga makinarya na ang nagtatalok, nag-harvest at nawawalan kayo ng trabaho. Ang gusto ko sana makatulong sa inyo. Mas gusto ko na mas magbuo kayo na kung anong magandang alternatibo ninyo na negosyo na pwede ko kayong tulungan. Maraming bagay ang pwedeng isipin. Kasi mas maganda hindi habang panahon kayo magtatalo. Gusto ko rin improve ang buhay ninyo sa pagbibigay sa inyo ng mga seminars and skills training program. Siguro pinakang mas maganda yung araw-araw ay pumapasok ang pera para araw-araw lumalago yung pera nyo. Pag-isipan nyo mabuti kasi muli ko kayong babalikan para itanong kayo, konsultahin, ugnayan sa inyo kung ano ang mas gusto ninyo na negosyo at hindi lagi kayong magtatalok ng mga bukirin. Sana naintindihan mo ko na gusto-gusto ko talaga kayong tulungan kasi may mga pamilya kayo at mga anak na gustong pag-aralin para maiba naman ang buhay nila. At gusto ko talaga na paluanin ang buhay ng mga kababayan ko hanggang sa mga kalibdib-libdiban ng mga barangay. Kung kayo po ay papalarin, ano po ba mga plano nyo para sa lungsod at mamamayan nito? Ang lahat ba'y makikinabang o ilang tao lamang? Totoo po ba ang usap-usapan na ikaw ang nagpalabang kay Attorney Gilbert Rupiso na tumatakbo ding mayor ngayon? At baka bakit bigla ka rin lumaban? Kung sakali na manalo kayo, ano magagarantiya ninyo sa kalapenyo na kaya nyo maibigay ang lahat ng kailangan o mga ngailangan na serbisyo nyo?